Makabayang araw! Masaya ako na makita ka. Batang Pilipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Ako si Teacher Xiao, ang gagabay sa iyong paglalakbay. So worry no more! Halina, sasamahan kita upang pagyamanin ang iyong kaalaman para sa learning na laging wow! Dahil sa DepEd TV, learning is always fun! Ito ang Aral Fun! Ngayong araw, tatalakayin natin ang konsepto ng isang bansa. Pero bago yan, siguraduhin na ihanda mo na ang self-learning module, ballpen, at papel. Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan. Maglaro muna tayo. It's time for Hula Amazing! Hulaan at ayusin ang mga letra upang mabuo ang hinahanap na salita. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo para sumagot. Para sa unang bilang! Ang tamang sagot? China! Ang bansang China ang may pinakamalaking populasyon ng tao sa buong mundo na may bilang na umaabot sa mahigit 1 bilyon. Para sa ikalawang bilang, ang tamang sagot? Russia! Ang Russia ang pinakamalaking bansa ayon sa teritoryo. Para sa ikatlong bilang, ang tamang sagot? Canada! Ang Canada ay mayroong pamahalaang tinatawag na constitutional monarchy. Para sa ika-4 na bilang, ang tamang sagot? Pilipinas! Mahusay! Ang Pilipinas ay isang kapuluan at matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya. Dito tayo naninirahan at namumuhay. Ito ang ating teritoryo at nagtatamasa rin tayo ng ganap na kalayaan o soberanya. Meron ding pamahalaan ng ating bansa. Ang ating pamahalaan ay naglulunsad ng mga programa at proyekto upang makapagbigay ng mga serbisyong kailangan natin. Sa patuloy nating paglalakbay sa ating aralin, bigyan natin ng kahulugan ang mga salitang makatutulong sa iyong pagkatuto. Bansa, lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kung saan makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi. Kultura. Ito ang sibilisasyon ng isang bansa na nagpapakilala ng teknolohiya, wika, sining, at kaugalian ng mga tao. Pamana. Ito ang kontribusyon sa kalinangan ng bansa o daigdig. Lahi. Anumang uri o grupo ng tao na makikilala batay sa kulay ng balat, mata, buhok, taas, laki ng katawan, at iba pa. Wika. Ito ay instrumento ng pagpapahayag ng saloobin, damdamin ng tao, at pakikipagtalastasan. Subukin natin ang iyong kaalaman. Sagutin mo ang bawat katanungan sa loob ng 5 segundo upang malaman kung ano na ang alam mo sa paksang tatalakayin natin. Unang bilang. Anong lugar ang maituturing mong sarili mong bansa?
A. Peru, B. Korea, C. Amerika, D. Pilipinas. Ang tamang sagot, D. Pilipinas. Ikalawang bilang, anong lahi ang kinabibilangan mo? A. Hapon, B. Kastila, C. Filipino, D. Amerikano. Ang tamang sagot, C. Filipino. Ikatlong bilang, ano ang tawag sa anumang uri o grupo ng tao na makikilala batay sa kulay ng balat, mata, buhok, taas, laki ng katawan at iba pa? A. Lahi, B. Wika, C. Pamana, D. Kultura. Ang tamang sagot, A. Lahi. Ito ang watawat ng Pilipinas. Simbolo ito ng isang malayang bansa. Ang watawat ng Pilipinas ay natatangi. Ito ay idinisenyo ni Emilio Aguinaldo. Ito ay tinahi sa Hong Kong ni na Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad. Iniladlad sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa bintana ng bahay ni Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898. Tingnan ang watawat ng ating bansa. Ano-ano ang tatlong pangunahing kulay ng ating watawat? Ang tatlong pangunahing kulay na ating makikita sa watawat ng Pilipinas ay bughaw, pula, at puti. Ano ang sinasagisag ng bawat kulay? Ang puting tatsulok ay sumisimbolo ng katipunan. Ito rin ay sumasagisag sa kalayaan, kapatiran, at pagkakapantay-pantay. Ang kulay bughaw sa watawat ay sumasagisag ng kapayapaan, katotohanan, at karunungan. Ang kulay pula sa watawat naman ay simbolo ng pagkamakabayan at kagitingan. Binabaligtad ang posisyon ng watawat kapag mayroong krisis sa bansa tulad ng digmaan. Ang pula ay nasa itaas upang ipakita na malala ang sitwasyon ng bansa. At nangangailangan ito ng tulong mula sa mga sundalo at mga mamamayan nito. Ito ay tatlong beses na nangyari ayon sa website ng Presidential Museum and Library. 1898 Revolution sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo, noong 1941 dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, noong 1943 dahil sa pagsakop ng Japan sa Pilipinas. Ano-ano naman ang mga simbolo na makikita rito sa watawat ng Pilipinas? Araw at tatlong bituin. Ano ang sinasagisag ng bawat simbolo? Ang walong sinag ng araw ay sumasagisag sa walong probinsyang nag-alsa laban sa pamumuno ng Espanya. Ang walong probinsyang ito ay ang Manila, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Batangas at Cavite. Ang tatlong bituin naman ay sumasagisag sa tatlong pangunahing grupo ng isla ng bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Muli, ang watawat ng Pilipinas ay isang simbolo ng ating bansa. Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad ng kulturang pinanggalingan kung saan makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi. Ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa: tao, teritoryo, pamahalaan, ganap na kalayaan o soberanya.
Ang Pilipinas ay isang bansa dahil may naninirahan ditong tao, may sariling teritoryo, may pamahalaan at ganap na kalayaan. Tayo ay mamamayan ng isang bansa. Ang bansang ito ay tinatawag na Pilipinas. Tulad ng Estados Unidos, Greece, Japan at Brunei, ang Pilipinas ay bansa rin. Ang mga bansa sa mundo ay napapangkat ayon sa kontinente. May 7 kontinente sa daigdig. North America, South America, Europe, Africa, Antarctica, Australia at Asia. Ang Pilipinas ay nasa Asia, ang pinakamalaking kontinente sa lahat. Pag-usapan natin ang 4 na elemento ng bansa. Ito ang tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya o ganap na kalayaan. Tao, ito ang pinakamahalagang elemento ng isang bansa. Ito ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo sa populasyon ng bansa. Maaaring nagkakaiba-iba ang bilang ng mga mamamayan sa bawat bansa. Maaaring ang mga mamamayan ng isang bansa ay pinaghalong mga katutubo at dayuhan. Teritoryo. Ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa taas nito. Ito rin ang tinitirhan ng mga tao na pinamumunuan ng pamahalaan. May pagkakaiba ang sukat ng mga lupang sakop at teritoryo ng iba't ibang bansa. Pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at nagpapanatili ng isang sibilisadong lipunan. Soberanya. Ang soberanya o ganap na kalayaan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa ng hindi pinakikialaman ng ibang bansa. Dalawa ang anyo ng soberanya. Panloob na soberanya at panlabas na soberanya. Ang panloob na soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan. Ang soberanyang ito ang nagbibigay ng kalayaan sa isang estado na pangalagaan ang mga panloob na interes ng bansa. Kasama rin dito ang pagpapatupad ng mga batas na dapat sundin ng mga mamamayan ng bansang ito para sa kanilang kapakanan. Kahalagahan ng panloob na soberanya. May namumuno sa mamamayan, ari-arian at tanggapan sa nasasakupan ito. Nakapag-aari ng mga lupain, gusaling pambayan at tanggapan sa nasasakupan nito. Ang panlabas sa soberanya ay ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaang ito. Ito rin ang kapangyarihan ng isang bansa na sumasaklaw sa labas ng teritoryo na ipahayag sa iba pang bansa ang karapatan nito. Kahalagahan ng panlabas sa soberanya. Nakapagsasarili, may karapatan at mga pribileyo sa ilalim ng pandaigdigang mga batas. Nakipag-uugnayan sa ibang bansa. Hindi may tuturing na bansa ang isang bansa kung may isa o higit pang kulang sa alinman sa 4 na binanggit na elemento o katangian. Mayroon tayong 175 bansa ang nagtataglay na 4 na elemento ng pagiging ganap na bansa. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang ito. Ilang lugar sa mundo na maituturing na bansa ay ang United States of America, Australia, United Kingdom, Saudi Arabia, at China. Tukuyin kung ito ay tama o mali ayon sa ipinahahayag ng pangungusap. Sagutan lamang ito sa loob ng 5 segundo. Tara na at simulan na natin! Unang bilang.
Ang bansa ay isang lugar o teritoryo na may naninirahang mga tao. Tama o mali? Alamin na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot? Tama! Magaling! Ikalawang bilang. Ang bansa ay matatawag na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento. Tama o mali? Alamin na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot? Tama! Mahusay! Ikatlong bilang. Ang bansa ay kinakailangan ng isang pamahalaan. Tama o mali? Alamin na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot? Tama! Magaling! Ikaapat na bilang. Ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak na nasasakop sa isang lugar. Tama o mali? Alamin na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot? Tama! Mahusay! Ikalimang bilang. Ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa. Tama o mali? Alamin na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot? Tama! Magaling! Ika-anim na bilang. Ang bansa ay hindi kinakailangan ng mga mamamayan. Tama o mali? Alamin na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot? Mali. Mahalaga at kinakailangan ang mamamayan dahil elemento ito ng isang bansa. Mahusay! Ikapitong bilang. Soberanya ang tawag sa kapangyarihan ng namamahala sa kanyang nasasakupan. Tama o mali? Alamin na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot? Tama! Magaling! Ikawalong bilang. Ang mga tao o grupo ng mga tao ay may kanya-kanyang kultura, wika, at paniniwala. Tama o mali? Alamin na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot? Tama! Mahusay! Ikasyam na bilang. Ang Pilipinas ay may isang pamahalaan na tumutugon sa mga pangangailangan. Tama o mali? Alamin na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot? Tama! Magaling! Ikasampung bilang. Hindi mahalaga kung ang teritoryo ng isang bansa ay malaki o maliit. Tama o mali? Alamin na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot? Tama! Mahalagang paalala, bilang mamamayan at bilang Pilipino ng ating bansang Pilipinas, ipakita natin ang pagiging makabansa. Halimbawa nito ay sa pamamagitan ng pagmamahal at pagsunod sa mga alituntunin ng pamahalaan. Oras na para sa Aral Pan, Gawaing Pantahanan! Maituturing bang bansa ang Pilipinas sa panahon ng 1898 Revolution? Oo o hindi? Ipaliwanag ang sagot. Ilagay sa bawat kahon ang elemento o katangian ng isang bansa. Gawin ito sa sagutang papel. At dito man tayo titigil, hindi pa rin magpapapigil. Muli, ako si Teacher Shao. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ikay patuloy na husay.
dahil mag-aral is fun sa Aral Pan. Paalam!